Praise the Lord! Praise the Lord! Ako kayo may mga Biblia, mga kapatid, ay buksan muna po natin sa aklat po ng Matthew chapter 6, verse 33. Sabi dito, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa Tagalog po, "Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, sa pagkabasa ng iyong mga salita. Tulungan mo kami na buksan ang aming puso, ang aming kaisipan, upang iyong mga salita ganap po namin maunawaan. Hayaan mo, Diyos, ang iyong mensahe sa gabing ito ay malaya, Panginoon, na mahayag at maunawaan ang bawat isa sa amin. Tulungan mo kami habang kami nag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw ang manguna sa iyong lingkod, Panginoon. Wala magagawa ang iyong lingkod kung wala ka. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala at inihahabilin ang gawain nito. At inangkin po namin ang tagumpay. Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. At makakaupo na po kayo, mga kapatid. Ang pamagat po ng ating pag-aralan is seek first His kingdom and righteousness. No? Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, mga kapatid. Tayo po, mga kapatid, ay masyadong naging abala. At laging abala sa buhay na ito, mga kapatid. Napakarami. Punong-puno po tayo ng mga iba't ibang gawain na kung saan ay nagbibigay po sa atin ng kapaguran sa maghapon, mga kapatid. No? Na kung saan ang ating mga sarili, mga kapatid, ay naikukumit po natin sa napakaraming bagay. Mga bagay na kung saan, mga kapatid, sa karamihan, minsan ay wala naman talaga tayong tuwirang napapagtuunan. Mga kapatid, ang sabi nga, we are jacks of all trades and master of none. No? Napakarami na yung ginagawa, pero wala naman talaga tayong minamaster o talaga binibigyan ng buong attention sa lahat po na ating ginagawa, mga kapatid. Pero tayo po ay napapagod. Kaya nga, pagkakarating ng hapon, sasabi, upo tayo, sabi, ay, pagod na pagod ako. Pero pag tinanong, ano bang iyong ginawa? Bakit ka napapagod? Minsan, wala namang masabi, mga kapatid. Pauli-uli lang tayo, ang daming iniisip, ang daming kabalahan, na wala naman talagang masyadong kung saan ay nakapokus po tayo, mga kapatid. So isang bagay na dapat po tayo ay mapagbantay, sapagkat alam po natin na mahalaga ang ating oras, at may mga bagay na umaagaw sa ating oras at attention, mga kapatid, na minsan napapabayaan natin ang trabaho, napapabayaan po natin yung ating pamilya, at higit sa lahat ang nakakalungkot at nakakatakot ay napapabayaan po natin yung ating relasyon sa ating pong Panginoon. No? May mga pagkakataon, mga kapatid, na wala na tayong oras na nakakausap po natin yung ating mga kasama sa bahay. Pagdating ng gabi, kakain, tutulog, pagod na pagod. No? Na yung komunikasyon minsan ay nawawala, isang bagay na napakahalaga sa isang tahanan, mga kapatid. Na lalong-lalo na sa mga magulang, mga kapatid, napakahalaga ng komunikasyon bago tumulog ang lahat, hanggat maaari ay mayroon, mga kapatid. O anak, kumusta ang iyong pagpasok? Ano bang ating mga bayarin? Nakapasa ka ba sa exam? O ano bang problema mo? Sa ating mga sa asawa naman, mga kapatid, o ano asawa ko? Ano bang nangyari sa iyong maghapon? Ano ba yung ating mga dapat nagawa na ba o hindi pa? Mga kapatid, napakahalaga ito upang malaman po natin kung ano yung kalagayan ng ating
sambahayan at ang ating kabuhayan at ang pang-araw-araw na aktibidad ng ating mga anak, mga kapatid. No? Misa na papabayaan po natin ito, mga kapatid. At ito, mga kapatid, kung atin pong babasahin yung mga talata bago dumating yung verse 33, makikita po natin na dito po ay nagtuturo ang Panginoon doon sa mga cares, worries, at saka yung mga demands ng tao, mga kapatid. No, mas maganda po siguro atin munang basahin para mas makita po natin yung whole picture. No? Matthew chapter 6 verse 25. Simulan po natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay kung ano baga ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong darantin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik at nagsisigapas at nangagtitipon man sa mga bangan. At sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagraragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangangabalisa? Warinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki. Hindi nagpapagal ni nagsusulit man. Gayun may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakakapagaya na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamdam ng Diyos ang ganito, ang damos sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay igagatong sa kalan, hindi baga lalong lalo na kayong pararamdam niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya huwag kayong mga balisa na magsasabi anong aming kakanin o anong aming iinumin o anuman ang aming darantin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hindil. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. So dito, mga kapatid, ay makikita po natin ang iba't ibang pangangailangan ng tao. At ito din pong mga bagay na ito ang pinagtutuunan ng isip ng mga tao, mga kapatid. No? Pero dito, mga kapatid, itinuro sa atin ng ating Panginoon kung ano yung higit na mahalagang bagay kaysa sa mga bagay na kung saan ay ating iniisip at pinoproblema, mga kapatid. At walang iba dito, mga kapatid, ay ang kaharian po ng ating pong Panginoon. No? Ito po ang tinuro ng ating Panginoon. Bakit kayong mababalisa sa lahat ng mga bagay na ito? Anong sabi ng ating Panginoon? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat, no? Ang lahat ng mga bagay na ating nabanggit ay pawang idaragdag sa atin po ng atin pong Panginoon. So, unang-una, mga kapatid, yung kaharian po ng ating Panginoon, ito po yung dapat maging priority natin na siyang gagabay o magiging guide sa atin pong buhay, mga kapatid. Tandaan po natin, ang sabi ng ating Panginoon, hanapin muna ang kanyang kaharian, mga kapatid. Praise God. So, ibig sabihin, mga kapatid, na ang kanyang kaharian ang dapat maging una. At ito po ang magdidirekta, mga kapatid, doon po sa ating magiging buhay. At doon sa ating magiging mga aktibidad sa araw-araw, mga kapatid. No? Sapagkat
Kung nasa ating kaisipan yung pag-una sa kaharian ng Diyos, magiging iba yung ating pananaw at paggawa sa araw-araw, mga kapatid. Kasi yung ating kaisipan ay wala na doon sa ating mga pangangailangan. Yamang sinasabi doon sa ating binasa, na sabi, talastas ng Ama na nasa langit, yung lahat ng mga bagay na yon ay kailangan po natin. So ilagay po natin sa ating kaisipan na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan, hindi man natin ito hingin. So ang concern lang po natin, mga kapatid, na ang bawat activity po natin, ito po ay may pagpapatungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa doon sa kanyang kaharian, mga kapatid. No? At yung mga pangangailangan po natin, ito po ay ang Panginoon na po ang nakakaalam. Praise God. At kung paano po tayong sumusunod sa nais ng Diyos sa ating buhay, ito rin po, mga kapatid, nakasalalay din po dito yung ating mga attitude. No? Kasi iba mga kapatid eh, pagka ang ating kaisipan ay nasa spiritual ng mga bagay at ang ating pananampalataya ay nasa ating Panginoon, iba ang magiging takbo ng ating buhay. No? Sinasabi nga na kahit may problema ay masaya. No? Kahit medyo inaagrabyado ng kaunti, nakangiti lang. Kasi mga kapatid, ang iniisip po natin ang ating Panginoon at ang kanyang kaharian at ang kanyang mga pangako. Kung ang salita ng Diyos ay iniingatan po natin sa ating puso, mga kapatid, anuman ang ating kaharapin sa araw-araw, yung ating pag-uugali, mga kapatid, ay maiiba. No? Maiiba, mga kapatid. Kasi pagka wala yung salita ng Diyos, wala yung ating kaisipan sa ating Panginoon, mga kapatid, ang mahuhuna po yung ating naturalesa. Ay, pagka ang ating naturalisa ang manguna, mga kapatid, ay hindi mo po pwedeng basta tapak-tapakan lang, mga kapatid, o dagil-dagilin lang, mga kapatid, no? Magre-react yan. Pero pagka yan, mga kapatid, ay ang kanyang isip ay nasa kaharian ng Diyos at nasa katwiran ng ating Panginoon, mga kapatid, paumis-umis lang yan. Pangiti-ngiti lang yan, mga kapatid. Hindi mo alam, ang taong yan pala, ang dami rin problema. No, malalaman mo lang pag siya iyong nakausap at nagbukas sa iyo, mga kapatid. Naku, ito pala yung ganito. Pero kung titingnan mo, patawa-tawa lang, pangiti-ngiti lang. So yun ang sikreto, mga kapatid. Pag ang salita ng Diyos ay siyang prioridad po natin sa ating buhay, mga kapatid. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, pagka ang ating isip ay nasa ating Panginoon, wala na pong hesitation at wala na pong, mga kapatid, na marami pang debate tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. No? Eh minsan, mga kapatid, pagka hindi ka na, ang isip mo hindi nakatuon, marami tayong katwiran. No? Tayo po ay hesitant na gumawa para sa ating Panginoon, mga kapatid. No? Pagka ang kaisipan natin ay wala sa ating Panginoon, mga kapatid, pagdalo lang ng gawain, talagang sarili mo na, hinahanapan mo pa ng katwiran para ma-justify yung hindi mo pagpunta. Mga kapatid. No? Hahanapan mo ng katwiran. Ano kaya? Para ko hindi pa kaatin. Ay, masakit yung aking paa. Tapos, ikakalmahin mo na yung iyong sarili, Panginoon. Masakit ang aking paa. Diba? Nakakalungkot, mga kapatid. Nakakalungkot, pero nangyayari po yun, mga kapatid. No? At salamat sa Panginoon sapagkat yung mga bagay na yun, dumadating yung punto na ipinapaunawa sa atin. Sinasabi na pa yan, ikaw naman eh, hindi umatid kahapon eh. Alam ko naman eh, yung dahilan mo. Kasi alam ko natin, walang nailililimit sa ating Panginoon.
tayo lamang sa ating sarili at ang Panginoon nakakalam na kung ano yung tunay sa ating mga buhay, mga kapatid. Praise God. So, pagka ang kaisipan natin ay nasa Panginoon, mga kapatid, ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos without debate or delay. Hindi na kailangan pagdibatihan pa o pagmatagalin pa. Ito'y ginagawa po agad natin, mga kapatid. So ito po yung practice na siyang nag-govern sa ating buhay, mga kapatid. Kung titingnan po natin yung verse 33, makikita po natin dito na hindi lamang ang pag-una sa hanap sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, kundi yung katwiran din po ng ating pong Panginoon ay ninanais din ng Diyos na ito'y maging priority po natin sa ating buhay, mga kapatid. No? At alam po natin na, mga kapatid, na ang katwiran ng Diyos, ito po ay dapat na maging way ng buhay ng isang mananampalataya. No? Rightness in character. No? Yung ating mga pag-uugali dapat ay makatwiran. No? At tayo po, yung katwiran ng Diyos, sino man tayo, ano man yung ating ginagawa, kinakailangan laging ito po ay ating, kumbaga ay iniaayon sa katwiran ng Diyos. No, hindi sa katwiran ng tao at hindi sa ating sariling katwiran, mga kapatid. No, dapat ito po ang kailangan po. Ang sabi po, mga kapatid, sa Romans 6:13, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi handin ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabubuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Mga kapatid, praise God. No? Ihandog po natin yung ating mga katawan bilang kasangkapan ng katuwiran po ng ating pong Panginoon. Praise God. Ang katwiran ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi nga, it is not just a theological term, mga kapatid. It is a way of life. No? Hindi po ito'y terminolohiya lamang, mga kapatid. Kundi ito po ay way of life. No? Lalong-lalo na po ng bawat mananampalataya, mga kapatid. At ang katwiran po ng Diyos, it is a work of God sa bawat mga mananampalataya. Tatandaan po natin, mga kapatid, na ang kanyang katwiran, doon sa verse 33 sinasabi, ang kanyang katwiran at ang kanyang katwiran. So, ang katwiran po ng ating pong Panginoon. So, pag sinabi katwiran po ng ating Panginoon, sinasabi, ibig sabihin, mga kapatid, na hindi po kaya nating gawin mag-isa ang katwiran ng Diyos. Kinakailangan nandun palagi yung paggabay at pangunguna ng Diyos sa ating buhay. No? Kasi sa ating sarili, sa ating natural, mga kapatid, mahirap po nating magawa ang katwiran ng Diyos. Alam po natin na mataas ang antas ng katuwiran ng ating pong Panginoon. At kung hindi ang Diyos na siyang gagawa sa ating mga buhay, hindi po natin ito kayang magawa. Kasi sinasabi nga ng Biblia, na sabi, na ang ating espiritu ay willing, pero yung ating laman, mahina, mga kapatid. So maliban na ang Panginoon ang siyang gumabay at manguna sa atin, yung katwiran ng Diyos, hindi po natin kayang gawin. Kaya, kagaya po, mga kapatid, ng kaligtasan, ito po ay dahil sa gawa na ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So, ganun din po, mga kapatid. No? Yung paggawa ng katwiran po ng ating Panginoon, magagawa po natin ito sa tulong din po ng ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. At dito, mga kapatid, ay makikita po natin na doon sa huling bahagi, may pangako po ang atin pong Panginoon. No? Doon sa huling bahagi, mga kapatid.
At mayroong offer po sa atin ang ating Panginoon. Ang sabi po ng ating Panginoon doon sa huling bahagi, na ang lahat ng mga bagay ay idaragdag. No? Idaragdag. So, pag inuna po natin ang kanyang kaharian at ang katwiran, may reward po ang ating Panginoon. Yung lahat na ating binasa, mga worries po natin, yung lahat ng pangangailangan po natin, mga kapatid, ito ay pawang idaragdag po sa atin, ating Panginoon. Isang napakagandang bagay na malaman po natin, na alam ng Diyos at nakikita po ng ating Panginoon ang ating mga pangangailangan. No? Gaya doon sa ating binasa kanina, nalalaman ng ating Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Habang dinidesire po natin na dalhin yung ating mga request sa ating Panginoon, isang magandang bagay, mga kapatid, na hindi na po kailangan nating alertuhin ang Panginoon doon sa ating mga pangangailangan. No? Alam na ng Diyos yung pangangailangan po natin, mga kapatid. Alam ng Diyos kung ano yung wala sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung mga kahinaan natin, mga kapatid. Kaya nga, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mga kapatid, nakikita po ng Diyos ang ating kalagayan at nakikita po ng Panginoon ang ating pangangailangan. No? At ang sabi doon, hindi po tayo dapat mag-worry sa lahat ng mga bagay na yon. Ano lang ang ating dapat gawin, mga kapatid? Hanapin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang pangako ng Diyos ay tatanggapin po natin. No? Isang napakagandang bagay na magbibigay po sa atin ng comfort at inspirasyon upang lalong saliksikin ang katwiran ng ating Panginoon at sundin, mga kapatid, sa ating mga buhay. No? Isang napakagandang bagay, mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat sa atin. At ang sabi, mga kapatid, isusupply po ito ng atin pong Panginoon. Idaragdag po sa atin ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid. Praise God. So, dapat i-stop na po natin yung pag-worry natin sa mga bagay. Ang sabi nga, mga kapatid, doon sa binasa natin kanina, yung mga halaman, ano, ngayon ay buhay, pero bukas igagatong lamang sa kalan. Pero anong sabi? Sa kaluwalhatian ni Solomon, sino si Solomon? Napakayamang hari, mga kapatid, si Haring Solomon. Pero sinasabi ng Panginoon na sa karangyaan ni Haring Solomon, ni hindi siya nakadamit ng kasing gaganda ng mga liryo sa parang, mga kapatid. Nung mga liryo sa parang. At ang sabi ng Panginoon, kung unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa atin. Ibig sabihin, ililay doon sa side natin po yung mga bagay na yon. No? Hindi na po natin kailangang hanapin, mismo ang Diyos ang magdadagdag po nito, mga kapatid. Dito po sa Philippians chapter 4 verse 19, ang sabi ni Apostle Paul, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." No? According to His riches. Gano'ng kayaman ang ating Panginoon, mga kapatid? Napakayaman ang ating Panginoon. Kanya ang lahat ng bagay. No? At anong sabi? Isusupply po ng Panginoon ang lahat ng mga bagay sa atin, mga kapatid, according to His riches, mga kapatid. Kaya nga, pagka ang Diyos po ay nagpala, mga kapatid, isang bagay na hindi po natin kayang limitahan. Mga kapatid, sa buhay natin, ilang taon na tayo, noong tayo mga bata, nangarap tayo, di ba? Ano yung ating pangarap? Mababa lang. Pero tingnan natin kung anong kalagayan natin ngayon. Yung mga bagay na nasa atin, hindi natin pinangarap, di ba? Amen. Halos hindi natin pinangarap.
mga kapatid. Pero ang Panginoon, according to His riches in glory, mga kapatid, ganun tayo isusuplayan ng Panginoon ng ating mga pangangailangan. Naalala ko, mga kapatid, nung ako'y nasa edad ng panahon ng ako'y napasok ng kolehiyo, mga kapatid, college. Ang trabaho ko lang, ako'y panadero, mga kapatid. Ang sweldo ko po, mga kapatid, 100 piso isang araw. Isang buwan, 100 piso. Magkano nga ka? 100 nga ba yun? Oh, tama, 100 piso, isang buwan, mga kapatid. So, matanda na nga pala talaga ako. Kasi ang sweldo ko nung ako ay pumunta na. Kasi nung nasa Manila, mga kapatid, pumasok ako hanggang 3rd year. Tapos nagbagyo sa amin, dala ng kahirapan, di ako nakatuloy ng 4th year. Nag-Manila ako 1 year. Panadiro, mga kapatid. Ang sweldo ko, 50 pesos isang araw. Isang buwan pala, mga kapatid. Hanggang naka 1 taon ako doon, umabot naman ng 100. Kasi almost bi-monthly, nadadagdagan, dinadaan natin sa sipag, mga kapatid. So, konting kuminto. Hanggang sa umuwi po ako, mga kapatid, 100 pesos na yung... nag-100 pesos yung aking sweldo, mga kapatid. So, bili na ako ng mga uniform pang C18, nakaranas din ako magsuot ng sapatos. Mga kapatid, ayun, nakabili na tayo, mga kapatid, no? Hanggang sa... Nung panahong yun, mga kapatid, pagkatapos ko ng 4th year, nagpunta ako ng Batangas, mga kapatid. Naghanap ako ng trabaho. No? Trabaho ako, mga kapatid. Pagpunta ko sa Palengke, naghanap ako ng trabaho. Ang sweldo, 100. Isang buwan. Start muna kasi may sinamahan lang akong kaibigan, mga kapatid. Pero yung kaibigan ko, babalik uli ng probinsya, parang nagbiyahe lang siya. Ay, wala akong matutuluyan, ano? Sabi ko, aba, hanapan mo ako ng trabaho. Kahit walang sweldo, basta ako'y pakain. Mayroon lang matirahan ba? Kasi wala kang tutuluyan eh. Mahirap pagpunta mo. Naghanap kami, kinabukasan, mga pinakakita ko. Ay, may pangarap naman tayong kaunti sa buhay. Tinanong ko kung pwede mag-self-supporting sa gabi. Sabi ko, ayaw pumayag. So, naka 15 days na yata ako ng trabaho. Ay, malapit na yung pasukan. Sabi ko, hanap mo ako ulit. Hindi po pwede ako magtatrabaho ng ganito. Ay, yung kaunting pangarap ko, gusto ko rin marating. Sabi ko. So, hanap ulit kami ng trabaho. Bakery naman ang napuntahan ko, mga kapatid. 100 ang aking sweldo, 1 buwan din. Pero pumayag po siya na pumasok ako sa gabi. Noong panggabi. So, nung panahon yun, mga kapatid, pasok pa ng 5:00, 5:15 yun eh, pagka NWA, 5:30, pag TTH. Uwi ka ng 9:15 sa gabi, pag NWA, mga kapatid. So, kita po yung hirap, gigising ka ng madaling araw, mga 4:00, piprepare mo yung lahat ng kailangan sa bakery. Tapos, bago mag 5:00, may ginagawa ka pa. May... Noong una, mga kapatid, kasi ang trabaho mo, yung naglilinis ng sahig at taga-pugas ng lanera, hanggang sa naging pornero na ako, mga kapatid. Papasok na, mayroon pang nakasalang doon sa oven, mga kapatid. Minsan, inihahabiling ko na lang. Inuusap na lang yung mga kasama. Dalas-dalas ko magbibihis, tatakbuhin ko lang yun. Nasa, nandiyan lang ako sa Rizal Avenue nung tapat ng St. Patrick's. Yung Norma's Busy Oven, kung tanda niyo po yun, mga kapatid. Tapos Golden Gate lang. Kilala ko nung teacher kasi lagi ako late, mga kapatid. Pero may consideration sila kasi self-supporting. Sabi ko, ang sweldo ko isang araw, 3 pesos and 35 centavos. Kinikwinta ko. Pero yung mga, kasi boy lang ako eh, yung maestro panadero namin, ano siya, 300? Sabi ko, ang laki ng sweldo nito, 10 pesos isang araw. Sabi ko, magkasweldo lang ako ng ganito kalaki, okay na. Okay na. So, napakahirap, mga kapatid. So, makikita po natin kung paano ang Diyos ay nagpapahala. Hanggang sa nagkaasawa ako, walang nag-guide. Pumapasok, nagkaasawa, mga kapatid. Pero pumasok pa rin kami kahit may anak na kami mag-asawa.
No? Pumasok, nag-asawa ako mga kapatid, naging testimony na tuloy. nakikita ko lang kung gano'ng kabuti ang Panginoon. Nag-asawa ko at swildo ko 180 pesos. Kasi trabaho, 100 sampo, pero pag masipag ka, dagdag nga kaunti mga kapatid. 180, uupang bahay na 50 pesos isang buwan, 10 piso sa tubig at ilaw. Tapos mga kapatid, mag-detuition ka pa eh. Detuition ka, doon kukunin, may asawa ka, 100 tas bildo mo, naupak ang bahay. Detuition ka pa mga kapatid. No? Kaya yung aking asawa, nananahi ng baby dress. Mga kapatid, ako naman nagpapanadero, ang usapan namin, sige, sa school na tayo magkita. Pag alis ko ng umaga, dala ko na yung suotan ko mga kapatid. Diretso ako ng school, ang aking asawa naman, doon na kami magtatagpo sa school. Sabay kawin pa uwi. Dumating yung point na ang aking asawa, buntis na buntis, naglalakad na ganyan. Magkasama kami galing sa school pa uwi mga kapatid. Dadaan kami sa tindahan, bibili 2 pisong dinuguan. Nung panahon yun, sold na kami mga kapatid. No? Sold na kami. Nakakatuwa. Isipin mga kapatid, hanggang sa kami nangarap, nung may anak na kami, sabi ko, ang hirap pala ng ganito, umuupa lahat, wala kang masilong. Panginoon, bigyan mo naman ako ng bahay. Sabi. Basta may masilungan lang yung aking makina. Ayun mga kapatid, nagkabahay po kami sa tramo. Ako masaya-masaya na ako mga kapatid. Talaga, madaling araw, dala ko ang sako, punta ako. Naibay na yung trabaho ko eh. May pamilya na, naalis na ako sa bakery. Mga kapatid, nag-apply ako abroad, hindi man nakaalis. So, binagsakan ko, madaling araw, dala ko isa ako, palengke. Babantayan ko mga kapatid yung mga magbubukid na tali-tali yung kangkong nila at mga kamuti. Bibilhin ko yon at aduhin ko, daling ko sa lumang palengke. Alis ako ng gabi. Madaling araw, uwi ako gabi sa bahay. Pag-uwi ko, yung tirang mga talpos ng kamuti, lalagay ko sa bubong para hindi siya malanta. Bukas dala ko ulit, mga kapatid. Nakakatuwa. No? Nakakatuwa, mga kapatid. At may pagkakataon minsan sa buhay na ang mag-asawa. Kami minsan sumasakay, may sasakyan kahit papaano. Nagda-drive lang kami minsan. Anong tawag doon? Basta, apunta lang kami kung pasaan din yan, mga kapatid. Yan, sanctuary na yan, ha? Minsan iniikot lang namin yung lubo na yan, kapatid. Tapit dagat, pag yan binabaybay namin. Ang sarap mga kapatid, minsan dadaan doon sa tabing dagat, uupo lang kayo, manunood lang kayo doon sa mga seawall doon, makikita mo yung dagat, nakakatuwa. Tapos aakyat ka doon sa bundok din, sa lubo papunta dito mga kapatid, puro puno, nakakatuwa. Kwentuhan lang kayo ng kwentuhan mga kapatid. At minsan binabalikan po namin yung aming nakaraan. At sabi ko nga mga kapatid, may mga bagay na noon ay halos hindi mo pinangarap. Pero binibigay ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos na bawat isa sa atin. Kung hahanapin lang natin ang kanyang harian at ang kanyang katwiran, mga kapatid. Ang sabi nga, lahat ng bagay na ito ay darating sa inyo, mga kapatid. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, minsan nga lamang ang mga tao ay nakukulong doon sa kanilang sariling prinsipyo na hindi po nila binubuksan ang kanilang kaisipan doon sa mas higit na magagandang bagay. Ang sabi nga, ba't ka masyadong maghihirap? Masyado kang nagpapagod, nag-iisip kung ano yung gawin para makamtan mo yung mga gusto mo sa buhay. Samantala napakasimple, babalikan mo yung pinaka-basic. Sino ang source ng lahat ng bagay? Amen. Ang ating Panginoon. Amen. Ano lang ang sabi ng Panginoon, mga kapatid? Hanapin ninyo ang aking kaharian at ang aking katwiran. Ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo.
mga kapatid. Kaya nga binasa ko from verse 25 para mas makita natin, ma-picture out natin sa ating kaisipan, ano ba talaga yung mga worries and cares, yung mga demands po natin. Na kung saan titingnan po natin, ito yung pangunahin na concern ng tao. Pagkain, pananamit, masisilungan. Yung three basic need, mga kapatid. Ito po yung worries ng tao, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, simpleng-simple lang ang ano, hindi nyo na kailangan maghirap para maabot o makamtan ang lahat ng bagay na yun. Hanapin nyo lang ang aking kaharian at ang aking katwiran. Lahat ng bagay na yan, nalalaman ng ating Panginoon. At may pangako ang Diyos, idaragdag sa atin ang lahat ng bagay na yun. Mga kapatid, idaragdag sa atin ang lahat ng bagay na yun. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. At ang Diyos po ay mayaman. Tandaan po natin, mga kapatid. Ang pamilya po ng ating pastor ay saksi sa aming pinagmulan, mga kapatid. At kilala ko na si Pastor, mga kapatid. Hindi ka basta iiwan niya. Doon sa lowest part ng buhay ko, nung mamatay yung panganay kong anak, kasama ko si Pastor na umiga kami sa pasilyo ng hospital. Kaya nga, kung naalala ko ang mga bagay na yun, sabi ko, napakabuti talaga ng ating Panginoon. Kasi, nung maranasan ko yung mga bagay na yun, probinsyano ako, wala ng aking mga magulang. Pero nandiyan si Pastor na siyang kasama-sama. Mga kapatid. At ngayon ay ako'y tuwan-tuwa din. Kita ko rin kung paano nag-struggle sa buhay si Pastor, mga kapatid. Kaya sa bawat achievement ni Pastor, mga kapatid, sa likod noon ay nandun lang ako na nagpupulit, nagpapasalamat sa akin. Sapagkat sabi ko, tama lang. Kasi may panahon talaga ng pagtatanim. At ngayon ang si Pastor ay nasa panahon ng pag-aani ng bunga. Normal lang yun, mga kapatid, sapagkat sinasabi ng Biblia, kung ano yung iyong inihasil, siya mo rin aanihin. Kung naging tapat ka sa ating Panginoon, ang Panginoon mas lalong tapat. Bigit pa sa atin, mga kapatid. Praise God. Kaya mga kapatid, sa buhay na ito, ano pa bang hahanapin natin? Kung babalik tayo sa sanlibutan, wala tayo lalong aasahan. Mga kapatid, kumapit na lang po tayo sa ating Panginoon. Magpakatibay po tayo sa ating Panginoon. Simpleng-simple lang ang nais ng Diyos. Mga kapatid, hanapin ang kanyang harian at ang kanyang katulad. Lahat ng bagay ay darabdag po sa atin. Praise God. Gusto mo bang gamitin ka ng Panginoon? Gusto mo bang pagpalain ka ng Panginoon? Balikan mo lang yung sinasabi ng ating Panginoon. Simpleng-simple lang, mga kapatid. At alam ko na ang Diyos, alam natin na ang Diyos ay tapat. Pag siya'y nangako, mga kapatid, ito po ay kanyang tinutupad. Ito po ay kanyang tinutupad. Walang hindi kayang gawin ang ating Panginoon. Walang hindi kayang gawin ang ating Panginoon.
Eh kung yung kalikasan niya, yung panahon, kaya niyang patigilin eh. Kung yung isda, kaya niyang utusan mga kapatid eh. Kung yung uwang, kaya niyang utusan mga kapatid. Kung yung patay, kaya ang buhayin ng Panginoon eh. Kung yung dagat, kaya ang hawiin ng Panginoon eh. Para lang ma-provide, magkaroon ng kaligtasan ang kanyang mga anak, mga kapatid. Nothing is too hard for the Lord, mga kapatid. And God is good, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah.